at ang ating paksa, Handling Financial Emergencies. Okay, so ngayon po, itatanong ko sa kanya yung apat na R. Ito po naman ay hindi po originally galing sa akin. Galing po ito dun sa NDRM, National Disaster Recovery, yung ahensya ng pamahalaan. NDRMC. Mahaba. Mahaba na po. Ano ho yan, nilabas po nila itong 4 R's na ito. Noong mga may Yolanda, merong natural calamities dito sa Pilipinas kasi yun po yung talagang concern nila. Sa financial, personal financial emergencies, naniniwala po ako, itong 4 R's din na ito will come into play. Ano po ito? In this order. Pag merong emergency o sakuna sa ating buhay pinansyal, the first R, rescue. Susunod, relief. Pangatlo, recover. And yung panghuli is to restore or rebuild. So ulitin ko, rescue number 1, relief number 2, recover number 3, and restore or rebuild, yun ang number 4. Pag meron pong emergency, like nitong nakaraang linggo, may biglang yumanig. Wag naman po sana, pero nakita natin sa mga balita dito, binalita rin dito sa Radyo Veritas, merong nangyaring sakuna, merong nasaktan, nadaganan. Rescue ang unang gagawin. Wala ka pang rebuild na gagawin, kakapangyari pa lang nung emergency. Yun muna mga nasaktan. Yun muna mga nasaktan, i-rescue. Sa financial emergency po, anong sabi ng financial emergency? Wag muna po yung mga aksidente, ha. Yung may aksidente, kailangan mo ng pera pang gamutin. Wag muna po yun. Yun yung very common, eh. Yung mga hindi nyo napapansin na financial emergency. Halimbawa, meron kayong isang investment. Bumili kayo ng lupa. Sabi, yan po ang madalas na sinasabi, uy, magandang investment yan. Tamataas ang presyo ng lupa. Bumili ka ng lupa doon sa probinsya. Nagkaroon ng bagyo o kung anumang pangyayari, earthquake, nabiyak yung lupa. Nakita po natin yan, di ba, sa balita, sa television. Nabiyak yung lupa o kaya natabunan ng tubig yung binili mo na lupa sa probinsya na kaya mo binili para investment. Investment para binili mo ng mababa, pinaplano mong ibenta ng mataas. Nagkaroon ng sakuna, na baha yung lupa mo, i-rescue mo muna. Wala ka mo, huwag ka magpapanik, huwag kayong magdidesisyon ng parang kala mo, yun na ang pinal na desisyon, i-rescue mo muna yung investment mo. Tanggalin yung baha, i-pump out, kung ano yung rescue, katulad ng pag-rescue kung merong nadaganan, merong naipit sa isang aksidente. Yung pag-rescue, yan po yung una, pero hindi po yan matagal. Kaya kung mapapansin nyo sa mga balita, katulad ngayon, ang balita ngayong araw, tapos na po ang rescue efforts doon sa nadaganan doon sa Pampanga. Hindi po kasi forever o matagal yung rescue. Yun po yung una, immediate, pero maikling panahon lang. Kapag natapos na po yung rescue, magre-relief ka. Ano yung relief? Dinala sa ospital yung nasaktan, ginamot. Ano yung relief doon sa financial emergency? Natanggal mo na yung tubig doon sa nabaha na lupa, iayos mo ulit. Baka mamaya yung pagka-relief na gagawin mo, ayusin yung bakod, yung kalat para maging maayos na naman yung... Attractive ulit sa attractive potential ulit. Buyer. Opo. Tanggalin yung muna yung mga pangit. Baka meron mga kumalat na mga basura o mga naputol na puno doon sa lupa nyo na ginagawa yung investment. Relief is mabigyan muna ng gamot o ginhawa doon sa nangyaring emergency. Recover, yan po yung sinabi nyo, Ma'am Chichi, na pinipilit mong ibalik na doon sa dating niyang sitwasyon. Recover, yung nasaktan noong dinala sa ospital para mabigyan ng relief, after a day or two, pinipilit ng kumain ng normal, pinipilit ng tumayo, pumunta sa toilet, kung napilayan, pinipilit ng normal na makagalaw. Pag minsan recover, lalo na kung physical, tumatagal ng 2 linggo, 3 linggo, 1, 2, 3 buwan,
kasi nagre-recover. Kapag bumalik na po sa normal, ayun na, i-restore or rebuild mo na ulit. Mm-hmm. So, sa iba't ibang pangyayaring biglaan hindi inaasahan na emergency, physical o financial, tandaan nyo po yung ganitong order: rescue, relief, recover, and rebuild. Now, lagi yung sinasabi, pinakamaganda lagi na handa sa emergency bago pa man dumating ang emergency. Kaya kasama po sa sinasabi natin noon, yung nag-umpisa po tayo dito sa ating monthly na session dito sa Katok Tahanan, ay meron kayong budget, meron kayong savings. Ngayon po, i-introduce natin yung mga must-haves. Ito pong must-have, yung sabihin ng must-have, kailangan meron kayo. Kung wala pa, kailangan pinaghahandaan o binubuno nyo dahil sa mga emergency na darating. Ano hindi po ang, pwedeng wala kayo nito. Opo, kailangan sana umpisahan nyo na kung wala. Kung meron man, ma-properly label nyo kung ano ba itong mga ito. Una, emergency fund. So obviously, yung pangalan, emergency fund, pang-emergency. Ang emergency po, hindi lang ibig sabihin biglaan. Hindi lang ibig sabihin hindi inaasahan. Kasi Ma'am Chichi, yung hindi inaasahan biglaan, baka paglabas natin dito sa Radyo Veritas, makita natin din sa dalawang malaking mall sa tapat, sale. Sabi ni Ma'am Chichi, hindi ko inaasahan to ah. Biglaan to ah. Nung pumasok ako, wala ito ah. Paglabas ko ngayon dito sa Radyo Veritas, may sale na biglaan. Buti na lang may emergency fund ako. O mali. Ha? Kaya po sinabi ko, hindi lang po ibig sabihin ng emergency, biglaan o hindi inaasahan. Ang mga kapanalig, may tinatamaan ba sa inyo? Ang emergency, yung life or death situation. Mm-hmm. Aksidente, na hospital, and etc. May sakuna na malakas na bagyo, natanggal yung bubong ng bahay nyo. O yan. Alam mo, Armand, may tanong ako dyan. Ha? Hindi ba sabi natin, kahit na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga yan, o kaya hindi natin alam kung mangyayari nga talaga, pinag-iipunan din natin para pagdating ng panahon, hindi tayo nakatunganga, di ba? Correct. May mahuhugot tayo. Pero, gaano ba talaga kalaking halaga ang sapat? Very good question, Ma'am Chichi. Katumbas ng isang buwan na sahod is good enough for an emergency fund. At any given point. At any given point. Okay. Sana meron kayong katumbas na isang buwan na sahod na time deposit. Ay, time deposit? Di ba maliit lang kinikita nun? Hindi po yan pera para pagkakitaan. Hindi po yan investment fund. Yan po ay emergency fund. Dapat yung madali nyong makukuha. Naka-time deposit na nakadikit sa inyong ATM para madali nyong ma-withdraw. Pagsasabihin po, paano pag napakalaki nung halaga na kailangan dahil sa emergency? Ang emergency fund po, pantawid lang. Hindi po ito yung sagot doon sa buong pangangailangan para mapalitan yung bubong ng bahay na natanggal. Yung emergency fund, pambili lang ng trapal para hindi kayo exposed to the harmful elements dahil walang bubong yung bahay nyo. Yung pagpalit ng totoong bubong na konkreto, bricks, o may kahoy, may kisame, bubunuin nyo po ulit yun. Ganun po talaga ang buhay na hindi nyo mapaghahandaan lahat at sa malaking halaga. Na bigla-biglaan. Uh-huh. Kaya, the best benchmark, katumbas ng isang buwan na sahod. Bakit isang buwan na sahod? Para hindi maapektuhan yung monthly budget mo. Kasi pag minsan may emergency, naku, hindi ko muna babayaran yung kuryente ng tubig. Mm-hmm. Mali po yun. Hindi naman pwedeng hindi kakain. Oo, hindi kakain. So, isang buwan na sahod is a good starting point na gano'ng kalaking emergency fund. Merong pangalawa, Ma'am Chichi, cash reserves. Ano po yung cash reserves? Ito pong cash reserves, hindi ginagamit sa emergency. Ang cash reserves, ginagamit kung ikaw ay hindi makatrabaho at walang kikitain, nahinto, tinanggal, nagkasakit, pero tuloy-tuloy pa rin yung gamit ng pera, lalo na yung inaasahan na gamit na pera, naputol yung
unang pinagkukuhanan ng pera, mm-hmm. yung kita. For whatever reason, ha? Yes. For whatever reason. Pero tuloy-tuloy yung gamit ng pera. Lalo na yung inaasahan na gamit ng pera. Saan ka kukuha ng panggastos? Doon sa inyong cash reserves. Ang cash reserves hindi po ginagamit sa emergency. Ginagamit kung napahinto yung inyong kinikita, yung isang pinagkukuhanan nyo ng pera. Kung tatanungin ulit, eh, gano'ng kalaking cash reserves? Dapat meron ako. Pag mas bata pa kayo, nag-uumpisa pala magtrabaho, isang buwan. Pag medyo tumatagal na, limang taon na kayo nagtatrabaho, tatlong buwan. Patanda po tayo ng patanda, palaki po ng palaki dapat ang cash reserves. Kung iisipin mo, Ma'am Chichi, mga kapanari, mga takapakinig natin, pag ikaw retired na, wala ka ng regular income, puro cash reserves na dapat ang ginagamit mo. So, kung tatanungin ulit, gano'ng kalaking cash reserves? 1, 2, 3 months of your salary as cash reserves, okay po yan. Hindi nyo kagad mabubuno yan. Ako po, yung tatlong buwan na cash reserves, sabihin, hindi ako kumita ng tatlong buwan, kaya kong ituloy-tuloy yung inaasahan na gastusin. Mm-hmm. Yung pong ibig sabihin nun, binuno ko po yan 5 taon. So, hindi po yan kagad-kagad. Mm-hmm. Unlike yung emergency fund, kung wala pa kayong emergency fund, hindi rin po yan kagad-kagad. Make sure lang bago matapos ang taong 2019, o meron pa kayong ilang buwan, meron pa kayong 8 buwan, mm-hmm. meron na kayong emergency fund. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, meron kayong 3 buwan na cash reserves. Yun po yung mga pinag-iipon. Saan nyo ilalagay yung cash reserves? Katulad ng emergency fund, ilagay nyo po sa time deposit para madali nyo mailabas. Mm-hmm. Hindi po yan pang investment. Armand, merong iba. Hindi nila po problemahin yung mga cash reserves na yan. Kasi ang dahilan nila, eh pag nag-retire naman ako, eh meron naman akong may ibibigay naman sa akin na ano na either pension, yes. or ano pa ba yung binibigay upon retirement? Sa kung privado po kayo sa SSS, oh, kapag right. kayo nasa isang kumpanya mahigit 5 taon, yung kumpanya na yon dapat pinaghahandaan na ang inyong retirement. There you go, retirement package. Yung cash reserves po, yung retirement fund kasi, gagamitin mo yan pagdating mo ng 60 o 65. Yung cash reserves, sa loob po ng 4 na dekada na kayo nagtatrabaho. Bakit ko sinabing 4 na dekada? Natapos ng koleyo ng 20, 21, 22, o 25, nag-umpisa magtrabaho, mm-hmm. nag-retire ng 65, mm-hmm. di ba 4 pong dekada yon? Mm-hmm. Ilan po sa 4 na dekada, 40 years, sa 40 years na yon, ilang beses pwedeng mangyari na nahinto o na bitin yung pasok ng inyong kinikita. Ang example ko po, na-delay lang yung sweldo. Di ba po, pag minsan na-delay, mm-hmm. katulad nitong isang malaking bangko na 100 plus years old, nag-systems upgrade sila last week, eh, pay, maraming nagpe-pay out ng sweldo. Mm-hmm. Imagine sa sweldo ka, mag-withdraw ka dun sa ATM mo, wala, hindi ibig sabihin hindi ka pinasweldohan, nagka-problema yung bangko, yung depository bank, yung payout bank nyo ng bangko, nangyari po last week. Mm-hmm. O saan ka kukuha ng pera? Dapat meron kang ibang pagkukuhanan. Source, kasi nahinto, nabitin, napigil ang pasok ng pera. Na hindi mo ginusto. Oo. Pero anong mm-hmm. ginawa ng karamihan last week? Naku, syempre kasama na po yung mura, galit, di ba? Himotok. Pupunta muna doon sa isang kaibigan, sa isang kasama. Uy, buti na lang, pauwi ako, napadaan ako sa co-op namin. Mangungutang muna ako. Eh, pag nangutang kayo, may interest na babayaran kayo dun sa utang ninyo. Kaya kayo nangutang kasi wala kayong pagkukuhanan yung cash reserves. Uulitin ko, ang cash reserves, kaya po 1 buwan hanggang 3 buwan lang po yan na pondo. Dahil yan po ang pagkukuhanan nyo kung mabibitin yung regular na pasok ng inyong kinikita o sinusweldo. Doon nyo po gagamitin yan. Mm-hmm. Sa 4 na dekada na kadalasan nagtatrabaho ang isang tao, ilan beses po na nahihinto yung kinikita o pasok ng pera? Yung naghahanap lang ng ibang trabaho.
Oo nga, diba? Between jobs. In between jobs. Oo, assured ka naman, pero... Hindi yun, nag-resign ka. Oo. Sabi mo nung nag-resign ka, mabait yung kumpanyang binigyan mo. Sabi niya, o bibigyan kita, miskin na mag-resign ka ngayon, March 31 hanggang April 30, papasweldohan kita. So, naghahanap ka na ng trabaho, nakahanap ka ng trabaho, Hunyo na. Hunyo. Mm-mm. Kasi hirap na hirap pa maghanap ng trabaho ngayon, April, Mayo, dahil ang daming graduate, ang daming naghahanap ng trabaho ngayon. 550,000 ang gumraduate ngayon. Ikaw nagtatrabaho, 2 taon, nag-resign ka, kalaban mo ngayon 550,000 na naghahanap ng trabaho dahil bagong graduate sila. Coming from 1,800 colleges and universities. Sa bawat 1,800 colleges and universities, may top 10 students po doon. Di 18,000 na po yun. Ikaw, school bukol ka lang. Yes, may work experience ka. Hindi naman maganda yung performance evaluation mo sa work experience mo. Wala kang kalamangan doon sa bagong graduate na 18,000 are top students. Yung mga naghahanap last year. Na wala pa nung trabaho. Dagdag pa yun. Kakompetensya. Kakompetensya mo ngayon. So, nag-resign ka ng March, pinasweldo ka hanggang April 30, makahanap ka ng trabaho, swerte. Yung anak ko po, 6 months, naghahanap ng trabaho. Ang dami ko na pong kakilala, ha? Ang dami ko na pong kakilala. 6 months siya naghahanap ng trabaho. Kasi hinahanap mo yung right fit, di ba? Yes. At sila rin po, yung kumpanya naghahanap ng trabaho. Hindi naman porke nag-apply ka, ikaw yung right fit. Correct. Di ba? Ikaw na naghahanap ng trabaho, naghahanap pa ng right fit na kumpanya. Oo. Yung kumpanya, naghahanap din ng right fit na empleyado. Mm-hmm. Samot-sari po yan. Hindi po tayo magtatampong pururot dyan. Mm-hmm. Yung iba, ay, iho, sabi doon sa anak ko, medyo mataba ka. Medyo malaki ka. Alam po nindang yan, tiny family kami. siya po yung tiny elephant dun sa family namin. Yung kapatid niya, tiny hippopotamus. Ako po yung tiny carabao. Pero nyo, hindi lang siya tinanggap dahil malaki siya. Mataba siya. So, and hindi naman po katulad sa Amerika. Sa Amerika may anti-discrimination thing. Malakas yung anti-discrimination. Mm-hmm. Sa kanya, harap-harapan, sinabi, mataba ka, iho, iba yung dating mo. So, alam niyo kung bakit? Dahil yung pagmataba ka, isang simbolo pala ho yun. Nung isang discriminating na tao, ha, na wala kang disiplina. Siguro, lamot ka ng lamot. Wala kang disiplina, gumising na maaga, mag-exercise. Yun po ang sinabi ko doon sa anak ko. Oo. Nung sinabi niya, Papa, bakit? Galit na galit siya. Bakit? Discriminated ako dahil mataba lang. Siya po kasi talagang mataba. Kasi isang symbol kagad, isang rightly or wrongly, ang tingin sa mataba, walang disiplina. Tama o mali, sinasabi ko lang po yung realidad. Balik ako sa pinag-uusapan natin, cash reserves, ilang beses po kayong sa 4 na dekada na sana nagtatrabaho kayo na mapipigil yung pagsweldo nyo? Sinasadya o hindi? Seryoso o hindi? Katulad ng sinabi ko, yung last week, yung BPI, yung isang bangko, nag-shutdown lahat sila. Mm-hmm. Hindi makapag-payout ng sweldo. Mm-hmm. Hindi po kayong mangungutang dapat sa cash reserves nyo kukunin. Mm-hmm. Panghuli po na must have protection or insurance. Sa ibang pagkakataon po, pag-usapan natin yung insurance, mahaba po yun. Pero uulitin ko, para maging handa sa financial emergencies, emergency fund, katumbas ng 1 buwan na sahod, cash reserves, mga 3 buwan na sahod, bubunuin nyo po yan sa loob ng 5 taon, at pangatlo, protection or insurance. Ayan. Okay, so mga kapanalig, pagpapatuloy po natin ang ating pakikipag-usap kay Mr. Armand Benko, at bibigyan daan natin yung inyong mga comments and questions sa pamamagitan ng text line. Pero break po muna tayo. Ako rin, very very grateful at this time. Umabot ako sa yugto ng buhay ko na ganito na nakapagtapos na ng mga anak. Meron ng apo. Iba na ho yung pinaghahandaan.